Ako yung dating Intel na intelligence report, sir, na Project DDD. Ako na lang yung naiwan, sir. Digamo, Dungog, yung best friend ko, anak niya, kababata ko, Diaz. Ako yung buhay, sir, na tira. When Henry Teves once has a plan to become a governor during pandemic times, doon na po sunod-sunod na mamatay yung mga kasamahan namin sa politika. Gusto nila ipalabas yung pareho kay Pablo Escobar. It's pluma or plata. Pupuntahan yung mga barangay captain. Gusto mo pera or kamatayan? Sino yung tumasito niya at sasakalin ko yan? Kung tumasito, yung tabi ni Arnie, sir, yung tumasino alidro. Kung ganun siya katapang, kumarap siya sa akin at babalian ko siya ng leg. That's a birthday of Congressman Henry, Congressman Arnie Teves, sir. Can you post that? Jan, pwede mag-post? Balik sa konti. Yung tabi ni Arnie, sir, yan si Tomasino Alitro. Okay. Si Tomasino Alitro, sir, siya yung assigned sa police sa mga Teves. Siya yung nagbibigay weekly hand sa mga Teves. Tapos sabi ni, na rin nakita ko sa interview, sabi ni Henry Teves, campaign manager niya daw. Pero yan si Tomasino, dating photographer. Pag tumatakbo kang governor, sir, hindi ka naman siguro mag-campaign manager na isang dating photographer. Alam namin taga Negros, maraming testament yan. Si Tomasino Alidro nag-control sa mga police, sir. And this is the allegation, sir. Kung problema namin killings, police po ang pumapatay sa Negros Oriental. Yung Tomasino Alidro, sir, yun ang laging kasama ni Henry Teves, sabi niya, na ano niya, campaign manager. Pero sa totoo, hindi naman yung campaign manager. Ano gusto mo ipalabas dito? Ipalabas ko dyan, sir. At that time, the PD is Colonel Malyari. Malyari. Okay? So at the time, when Henry Teves once has a plan to become a governor, during pandemic times, doon na po sunod-sunod na mamatay yung mga kasamahan namin sa politika. Political leaders, at saka yung mga supporters namin, sunod-sunod po ang pagkamatay. At there is a testament po, Mr. Chair, na ang gusto nila ipalabas yung pareho kay Pablo Escobar. It's pluma or plata. Pupuntahan yung mga barangay captain, gusto mo pera or kamatayan. Meron din kami i-present yan dito, Mr. Chair. So the lot of series, kahit nga yung project coordinator lang ni Governor, ang trabaho sa linggo, nasa simbahan, Monday to Friday, pupunta lang doon sa anong kailangan ng mga tao. May problema, magkasakit, tapos sabihin kay God, patay. Mayroong isang bakla, sir, na ang trabaho niya, maghanap lang ng scholars, patay. Doon sa Bayawan City, sir. He is from Valencia. Ang sa amin lang ngayon, ano to coincidence? Bakit kami lagi namamatay? And there is a bias, sir, na itong si Colonel Malyari, nung naupo si Governor Henry, tinawagan ako ni Colonel Malyari. Sabi niya, kausapin ka ni Arnie at saka ni Tomasino Alitro. Kayong dalawa ni Mayor Galik. Sabi ko, sir, bakit ikaw yung naging messenger? Sabi ko, so, sir, parang sabi ni Colonel Malyari, parang awa mo na. Meron pa namang mabait na pulis. Tinanong ko, ano ba to? Sabi nila, sir, si Tomasino Alidro yung tabi ni Arnie, dyan sa video, talo pa yung mga general, sir. Sano po, sinasaladuhan po ng mga PMA cadets yan, mga PMA graduates, ng mga mataas na rangko, at the time ni Henry Teves. Andun yan, sano po umuupo. Kung siya nag-uupo, sir. So, ito masakit sa amin, sir, at that time. Sabi namin, ni Gob, sabi ko, Gob, kasi pamangkin ako ni Gob, mag-exit plan na lang tayo, alis na tayo. Iwanan ko pa mayor, kasi talo ka na. Mamatay naman kami, sir. Ako yung naiwan. Ako yung dating Intel na intelligence report, sir, na Project DDD. Ako na lang yung naiwan, sir. Digamo, Dungog, yung best friend ko, anak niya, kababata ko, Diaz. Ako yung buhay, sir, na tira. At ako yung papatayin nung Thursday before the death of Governor nung Saturday. Swerte lang ako. Ang last text ni Gob sa akin, sir,
mag-ingat ka. Kasi sabi ko, Gob, pwede ba huwag ka lumabas? Kasi ako, may tumawag na sa akin, andito na yung papatay sa atin. So, kahit hindi iwan na pasok si Gob, sir, doon sa Pamplona, patay pa rin si Gob. Kasi kung nakita yung mga RPG, sir, dalawa yun eh. Kahit saan, sir, kung kahit bulletproof, sir, pag i-RPG yan, wala eh, patay pa rin. Kahit saan gawin, mamatay talaga kami. So, Gob is just parang, sabi ko kung, yung pala papatay sa akin, sir, nahuli na, sir. Nagsabi na siya. Tapos 5 million lang yung ulo ko. Nasaan ngayon? Kay Colonel Marantan, sir. Marantan? Oh, Colonel Marantan. Again, kay Marantan daw. Sige. Yung nahuli sa Amlan, sir. Nahuli na sa Amlan. Amlan on Sunday? Sunday. After the, no Sabado namatay si Gob, Sunday nahuli, sir, yung papatay sa akin, sir. Mr. Chair, siguro si Cardinal Malyari, former provincial director, pwedeng patawag din natin. Yes, PNP. Cardinal Malyari daw. Ito'y dating provincial director. Yes, sir. Kasi kung ipakita ko rin yung ipakita ko rin yung next video, sir, kung gaano siya ka parang tuta na ng mga Teves. Nung time na ayaw pang bumama ni Gob, kasi nag-negotiate pa, di ba sa Kapitolyo kami, sir, using our supporters kasi pababain si Gob. May protest naman si Gob. Pumunta siya sa taas, sabi ni Gob, at doon naman si Galik, wala ako, sir, anon si Mayor Galik, parang papatayin talaga sila, sir. Sabi ni Mayor Galik, kung hindi lang niya nakausap si RD, baka patayin na sila. So ito, sir, pakita ko yung video ni RD TV, sir, kung gaano siya ka, meron, siga. Pwede pakita yung video. Another video, sir, na nagsinabi ni Arnie Teves, tinawagan si Gobernur, 5 minutes, kung hindi ka bababa, ako yung aakyat. Pero kung time na si Henry yung pababain namin, sir, umabot pa ng 5 days. Bago nakababa, due process lahat. So ito lahat, sir, requirements daw sa mga opisyal na pupunta doon, sabi na PD. Yan, sir, si Hermudo. Ibalik mo. Yan si Hermudo, sir. Yun ang bagman. Siya yung nagmimigay pera sa mga polis using the STL and online sabong money, sir. Polis yan? Yes, sir. And we can back up, sir, na mayroong magsabi, sir, na siya talaga. PNP din, sir. PNP? Patawag yan? Ang story behind that, pinipilit ni Tocmasino Alidro na pupunta na sign of loyalty. Kasi kung hindi, itatapon kayo. Yun ang question daw. Mayroong masabi ng mga opisyal. That I cannot stomach. Yes, sir. Sino yung Tumasito niya at sasakalin ko yan? Kung yung tabi ni Arnie, sir, yung Tumasino Alidro. Kung ganun siya katapang, kumarap siya sa akin at babalian ko siya ng leg. Nawala na, sir. Umalis na. Kasama. Hindi ko, sabay, pagkamatay ni Gob, sabay nawala. Tumasino Alidro nawala. Ang tapang naman yan. Ni-require ni mga polis na mag-attend sa birthday, yes, kung hindi, itatapon? Merong opisyal ng polis na magsabi, sir. But on sekreto lang, sir, kasi takot din talaga eh. Ay, huwag na matakot. Andito na tayo ngayon. Lumabas niya. O, sige, sir. Pilitin namin na ano, sir. Hanapin niyo itong Tumasito na ito, Pinbe. Umalis na ng bansa ata, sir. Katapang naman itong tao na ito na i-require yung mga polis mag-attend. Kung hindi, ipapatapon, anak ng baka. Si Tumasino Alidro, sir, ang nakita yan sa video, gamit yung sasakyan niya na binabaan yung gunman, tapos pinatay si Dindo Hineroso, tapos style niya umalis. Tapos wala na siyang kaso sa piskal, biglang nawala, pinatay yung dating tumakbong mayor ng Dumaguete City. Nakita sa CCTV na bumaba sa kotse ni Tumasino Alidro yung gunman, pero dismiss pa rin ng piskal, sir. Yun po ang sinasabi ni Henry Teves na si Tumasino Alidro ay campaign manager lang niya. Ito yung part na hinahara si Gob ni Arnie Teves, sir, na papasok, naka-full battle gear lahat sila. Parang tauhan na niya si PD, sir, dyan. Please play the video. Technical. 5 minutes. Okay na, 5 minutes. Ha? Okay, 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 ok
So what happened, sir, there is a panic in Kuan, Pasigob, na taran, sana maka, maano si Mayor Gali, kasi wala ako dyan, sir, because I'm advising governor on the night before that incident, baba na tayo kasi mamatay yung mga tauhan natin. Pero yan, sir, muntik na mamatay si Gov dyan, sir, na si very aggressive si Provincial Director Malyari para siyang in-assault yung approach niya. So, Bakit nga pinababa si Gov? Kasi nanalo na si Henry Teves, sir. At tapos ang gusto ni Gov, baka makahabol pa siya ng TRO. So sabi niya, nagpaano-ano pa siya konti sa office. Eh, yung time naman namin, na kami naman, sir, mga 3 to 5 days bago kami nakapunta ng Kapitolyo. Eh ito, iba eh. Ibang nangyari. Umbigyan natin ng chance, sir, si Mayor Galit, sir. Naka-bulletproof base pa si Arnie. Yes, sir. Kasama ba siya mag-assault doon sa Kapitolyo? Ewan ko, sir. Marami yung mga personal guards nila, sir. May hawak na baril dyan at the time. Sir Chair? Yeah, go ahead. Mayor Fritz, sino po yung mga armado ito? Are these members of the PNP kasama? No, sir. Tao po nila yung iba personal. Kasi yung isang tao nila, sir, nung nanalo si Governor Henry, yung security officer na si Orsibi Tobio, may-ari ng shooting range sa Sibulan, siya yung handle lahat ng mga security. Doon din nagtitraining yung mga SWAT officer sa range nila. So, Control talaga nila yung police, sir. Yung iba, sir, yung mga security lang nila yan. Yung mga personal security. Thank you. Anymore? Meron ka ba? Kaya yung ibig sabihin mo, doon na lang sa... Ang ibig kong sabihin, sir, when Henry Teves wants to become a governor, going into 2022, makita natin sa record, ang daming namamatay. On politics, narinig ko kahapon, sir, pinaverify nyo yung record. Sir, wala yun, mali yung record. Kasi yung suko nga nung Dumaguete, tinanggal na nga ni DILG Abalos. Kasi ang daming whitewash sa mga police, sir, on investigation. Lahat, sabihin, third party, personal grudge, pero yung pamilya mismo, alam nila. At marami pang hindi naka-record na patayan, sir. Kasi takot silang mamatay. I have all the list na kung pwede silang pumunta din or pwede paano natin dito, sir, on yan nyo. Wala yung record na yan, sir. Balikan na lang yung pamilya. Yun ang advice ko, sir. Yung sabi mo kahapon, i-filter nyo. Balikan na lang yung pamilya, sir. Kasi ang Houston wrestler fear para pagdating ng eleksyon, takot lahat. Mga barangay captain, sir, at saka ibang mayor. Yung heart, sir, alam ko, nasa kay Gov Digamo. Pero takot lang talaga. Takot lang talaga. PD. Current PD ngayon ng Davao, ng Negros Oriental. Dito ka. Yung Santa Bayabas po, sir, ang daming namatay. Santa, Bayawan, at saka Basay. Upo ka nga dyan. Nag-takeout ka na ba kapon? Ito ang nangyayari na ito. Whether this is true or not, ang pangit pakinggan, ha? Ang pangit. Ngayon, ikaw na ang PD doon. Can you give us an assurance na hindi na mangyayari itong mga pinagsasabi ni Mayor? Yes, yes, Mr. Chair. I will assure that the promise of Negros will be peaceful, sir. Hindi lang peaceful, kundi yung mga sinasabi nito ay hindi na mangyayari. Yes, Your Honor, sir. I will assure that that will not happen anymore, sir. Yung mga tao mo, kontrolado mo mga tao mo doon? I'm already coordinating with my regional director, sir, to replace all personnel involved during the previous administration, sir. Sabihin mo yung mga tao mo, there should be no loyalty towards the Teves. No loyalty towards the Digamo. Their loyalty is towards the Constitution. Ha? Klaruhin natin. I would like to acknowledge the presence of Senator Rubin Hood Padilla. You want to say something, Derdeo?
Your Honor, I'd like to inform the body that 221 personnel from Masay, Bayawan, Santa Catalina, and Villa Hermosa already relieved, sir, and we replace it with the personnel from the PMFC, sir. Coming from where? Yung from RMFB, sir. RMFB? Yes, sir. Those who records have no records that being assigned in Negros Oriental, sir. Thank you. So, sir, if I may add, yeah, continue. Yung daming namatay po, sir, yung online sabong, meron silang call centers o yung baga, yung mga nag-ano sa computers. Parami pong namatay doon, sir. Kasi pag umalis ka, patayin ka. So, ngayon, ang online sabong, sir, work at home. Sila kasi hulihan, naguhulihan. So, ito lang, sir, maraming hindi po nagpa-blatter kasi alam, sir, virus kasi pag kami, pero we don't have, kung mayroon kayong ano, sir, tanungin nyo doon lahat. Tanungin. So, yun lang, sir, na happy kami na matanggal yung mga previous na sangkot, pero, sir, ito ang, in fairness to the PNP, sir, marami pang matino. Yung maliit na rangko, ang sabi nila sa akin, Mayor, grabe yung mga may malaking rank sa PNP. Sila yung kumukuha ng pera. Kami, mainitan kami, iihi lang. Grabe na yung punishment sa amin. Kasi may ginagamit din silang mga police at the time of election. Si Colonel, tumawag sa akin, si Colonel Alegria ng RIU Cebu. Dati kong hepe na inalagaan ko naman parang pasukin yung bahay ko, sir. Tumawag ako kahit sino-sino kasi gustong pasukin yung bahay ko. Mayroon daw ako mga baril, mayroon daw akong ganyan. They are focusing on the Digamo side. They are using their side. They are using their connections sa mga polis. Tumawag sa akin, nagkausap kami. Sabi niya, pasukin ko yung ano niyo. Sabi ko, ready la ako kung papasok kayo. Pero natakot talaga kami, sir. Not for me, but for the people around the house. Kasi siyempre, may maraming sibilyan. So, tumawag ako kay Mayor Galik, napatulong ako kay RD. Sino yun? RD Viga. Tumawag ako kay General Fero. Pununtahan ako ni General Fero, sir. Kasi sabi ko, di naman fair tong eleksyon na PNP para pang inaharas yung tumatakbong mayor. At merong isang mayor, sir, takot lang siya magsabi. Pero kung pilitin, kaibigan mo daw yun, sir. Sinabihan siya ni Arnie Teves, huwag kang lumabas. 8 days siya hindi lumabas. Sino mayor niyan? Executive session na lang, sir, kasi ayaw ko ipahamak sila, sir. Executive session? Oo.